Awag lang ni Meme sa pagkandis. Meme. Happy ba, Mother's Day sa inyo. At saka kay Danging, ay kay, ano, wala pa silang mga, ano, salamat sa inyong lahat sapagkat, pakita ko po sa inyo kung paano po pag-aralan na maigi ang salita ng Diyos sa umaga ito. Papakita ko po sa inyo yung kahalagahan ng isang nanay. At dito sa Biblia ay nakita natin, walang nakakita sa Diyos kailanman. Pero kung tayo ay nagmamahalan, sabi sa binasa ni Dodo, kung tayo ay nagmamahalan, nakikita sa atin ang Diyos. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, dito sa vlog na ito, tayo ay mga miyembro ng vlog na ito. Kung ito'y palakihin ng Diyos, dito rin ako kukuha ng mga staff sa atin. Dito rin tayo kukuha ng mga staff, mga interpreter, mga receiving to callings from ibang bansa, papunta dito sa Pilipinas. Ang magkakaroon tayo dito ng mga iba-ibang counseling, iba-ibang messenger, iba-ibang mga strategy ng gawain sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa umaga ito. Itong pag-vlog natin ng salita ng Diyos ay pang buong mundo ito. Sa Facebook, sa YouTube, ay i-subscribe niyo po ako sapagkat itong gawain natin ay pang buong mundo ito. Ang kailangan natin ngayon dito yung magandang camera na maabot ang buong mundo at saka laptop na kailangan natin. Yung drum, mga drum set at saka gitara, dalawang gitarang magaganda para sa pag-vlog ng salita ng Diyos. At saka sa amplifier na kung saan tayo ay kukuha ng power. Ito po ay nagkakahalaga ng mga 100,000. Hindi masyadong ano, pero okay na po yun. Ang gagawin lang natin sa mga Kristiyano, sa umagang itong nanonood, sama-sama po natin itong idulog sa Diyos upang itong gawain na ito ay magpatuloy na maabot ang mga tao. Sapagkat ito po ang pinakamahalaga, na abutin ang mga tao upang sila rin ay maligtas. At sa umaga pong ito, ang tinatalakay ko dito, pawang katotohanan. Wala po ditong kasinungalingan. Bawal magdagdag, bawal magbawas sa banal na kasulatan. Tatalakayin ko dito yung love your mother. Love your mother. Sisimulan ko na po ang pagbablog ng salita ng Diyos. 50 to 20 minutes lamang po ito. Tutok po kayong lahat. Mag-comment kayo. Dahil pagka dumating ang araw na magkaroon tayo ng mga gamit, pwede po kayong mag-comment, mapapasama po kayo dito sa ating pag-vlog ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong i-convert po kayo na makasama kayo. Salamat po. Love your mother. This morning, the Bible study, love your mother. Ito po. Pagmamahal sa iyong mga nanay. Pagmamahal natin sa mga nanay. Sabi po dito sa Biblia, sa Mateo chapter 23 verse 37, sabi niya 37b, ilang ulit kong sinikap na kukupin ang iyong mga anak, sabi ng Panginoon. Kung paanong tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw ay sa ilalim ng kanyang pakpak, ganun din ang kanyang ginagawa. Ito po yung maliwanag na ang mga nanay ay hinalin tulad sa Panginoon. Ang mga nanay ay hinalin tulad dito sa Diyos. Kaya mahalaga kung paano ang mga nanay parang hinalin tulad sa isang sisiw. Ang nanay ay meron siyang pakpak na hinalin tulad sa mga sisiw. Inahin ang nanay. Just in case na, limbawa, nagbabagyo, papasok dito yung kanyang mga anak.
Meron siyang dalawang sisiw, meron siyang dalawang ano dito. Ibibigay ng nanay niya, ng nanay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Nakuha niyo? Kung nagbabagyo sa probinsya, walang masilungan ang mga ano, sa silong lang ng bahay, ang mga ano, umahanap siya ng isang haligi, puno, doon siya magpapakubir. At yung kanyang mga anak ay kanyang kukupin. Ganon kabuti ang isang magulang. Sa panahon natin ngayon, paano tayo kinukupkup ng ating mga babae, mga magulang na mga babae? Yung tinatawag nating trabaho ng mga babae, maliliit lang, pero napakarami, walang tigil. Kaya kulang ang inyong pasasalamat sa inyong mga magulang na sabihin mo, Mami, thank you sa lahat ng iyong ginagawa. Kulang yun. Sapagkat, ibinuhis niyang iyong buhay, ang mga babae, nagtatrabaho siya, maghugas ng pinggan, maglaba, magano, walang tigil dito. Hindi natin na-appreciate na minsan magagalit tayo sapagkat hindi mo na-appreciate yung isang babae na hinalintulad dito sa Diyos na ang Panginoong Hesukristo nung panahong matigas ang ulo ng mga Israelita hanggang sa panahon ngayon ay kanyang kinukupong tinitipon. Ganon din itong ating mga anak. Minsan sagutin mo pa ang iyong mga magulang, sagutin mo pa ang iyong ano. Kaya nagagalit ang Diyos. Ngayon, kung ikay lapastangan sa iyong magulang, sa iyong, lalo sa mga babae, mga lalaki, mga magulang, maiksi lang ang buhay na ibibigay sa inyong Panginoon. Sapagkat ito'y isinumpa ng Diyos. Kapag ikaw ay isang taong, halimbawa, tingnan mo na lang yung katatayuan ng iyong magulang na babae, nanay, maghugas ng pinggan, mamaya-maya may kakain, maghugas na naman. Mamaya-maya, kakalabugin mo ang kaldero, walang laman. Hindi ka pa nagsaing. Namang trabaho yan, di ba? Daming trabaho. Naglalaba, nagluluto, namamlansya. Di ba? Naghuhugas ng plato. Tumay ang bata, naghuhugas pa ng ano. Di ba? Pagdating mo, walang taros pa sa sabi mo, tigla mo nga kong kape. Di, ibig sabihin ko, dapat, simula ngayon, ikaw naman ang maglingkod sa nanay. Nakuha nyo. Kaya kung minsan, mapalad ang mga tao, lalaki o babae, na naglilingkod sa kanyang magulang. Bilang Kristiyano, sabi daw sa binasa ng ating kapatid na Dudoy, sa unang Juan, buksan nyo, unang Juan, chapter 4, verse 12. Kailanmay walang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ito yung magandang attitude ng isang Kristiyano. Ito yung magandang ugali ng isang Kristiyano. Nang ugali ng isang Kristiyano, habang nabubuhay pa ang iyong nanay, mahalin mo. Kasi ang iba, ang nanay niya, minamahal ko. Patay na. Di ba? Magdadala ka ng magagandang bulaklak sa sementeryo. Magdadala ka ng magagandang bulaklak sa Borol. Wala na ito. Ngayon, kung gusto mo talagang maging maayos ang iyong buhay bilang Kristiyano, ay ngayong nabubuhay pa, gawan mo na ng mabuti. Tama. Gawan mo na ng mabuti. Sapagkat kung buhay pa ang iyong nanay, ma-appreciate niya ito. Kaya sabi, walang kailanman, walang taong nakakita sa Diyos, pero kung tayo nagmamahalan, nakikita sa atin ang Diyos. Maganda ito na bilang Kristiyano, bilang isang taong kasama sa vlog, miyembro tayo ng vlog na ito, ay makita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Sino yung pinaglingkuran niya yung kanyang mga anak na ligtas? Sino yun? Ha? Sinuwi. Sinuwi, hindi naniniwala ang kanyang mga anak sapagkat sinuwi eh.
sa magsasaka lamang. Pinatunayan sa kanya ng Diyos na hindi ito sa pinag-aralan ng tao, kundi sa kabanalan. Noong ang sila iniligtas ni Noe dahil sa gusto ng Diyos na maligtas din sila, nung ibinaba sila ni Noe, tinulungan sila ni Noe, sabi na yun, palabasin mo na yan. Nung tinulungan sila ni Noe, nakita nila ang Diyos. Nagsisi si Isim at saka si Japheth. Ah. Si Cam hindi nagsisi, kaya ang naging anak niya, ano? Negro. Kaya magsisi tayong lahat. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating mga magulang, sa ating mga kasama sa bahay, sa mga kasama natin sa labas. Sapagkat kung nakikita sa atin ang pag-ibig, makikita nila ang Diyos. Makikita nila ang Diyos. Kasi walang kwenta ang Kristiyanong, sige, simba mo, hindi naman nakikita ang Diyos. Kaya sa simula natin sa umaga ito, ngayon, bilang kasama tayo sa vlog na ito, na ang buong mundo ay ating aabutin ang salita ng Diyos, magkaroon kayo ng tinatawag na pagpapaumanhinan sa isa't isa. Pagpapaumanhinan sa isa't isa. Alam niyo ba yung pagpapaumanhin? Paghingi ng sorry. Sorry po, sorry. Ano man natin nagawa, sorry. Yan ang mabuti. Sabi sa binasa ni Dudoy, kailanman walang nakakita sa Diyos. Pero kung pinapakita mo ang pag-ibig mo sa isa't isa, nakita sa iyo ang Diyos. Yan ang maganda. Sa umaga pong ito, mga kapatid kong minamahal, sa mga babae, sa lahat ng sa sulok ng mundong ito, na mga nanay na sa panahon ngayon, makita sa atin ang Diyos. Makita po sa atin ang Panginoon. Sapagkat kung makita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin, ay maliligtas din ang mga taong kasama natin. Maliligtas din yan. Kasi sasabihin nila na ki GM, ki ano, nakita po ang Diyos. Ki Mimi, nakita po ang Diyos. Kaya ako naman ay magsisisi rin sa sama. Huwag kang maniniwala sa taong salita ng salita pero hindi nakikita sa kanyang buhay. Sa atin sa umaging ito, walang sabi dito, ulitin ko, walang nakakita kailanman sa Panginoon. Pero kung tayo nagmamahalan, nakikita sa atin ang Diyos. Ngayon, umaga, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Naway makita sa inyo ang Diyos upang maligtas ang inyong mga mahal sa buhay. Sa umaga pong ito, purihin ang Panginoon sapagkat sa pagmamahal na ito ng mga tao ay makita ang Diyos. Salamat po sa umaga.